po natin. Next naman po natin ay, so sa noni naman po tayo, no? So verb plain, i-adjective plain form, na adjective plain form, maglalagay ka ng na sa present tense po niyan. So noun din po, plain form din, no? Maglalagay ka din po ng na kapag po yan ay sa present tense po nila. Then, noni. So ibig sabihin ay even though or although. So kulang pa pala ng H dito, no? So yan, no? Even though or although, ibig sabihin is kahit na. Okay, so kung may iisip ninyo, dati kasi meron na rin kayong kahit na. So meron din kayo diyang temo. Okay po, pero iba po ang noni. Ano? Ano nga ba noni? So ito po, no. Noni is used to express dissatisfaction or resentment towards an unexpected situation. So ibig sabihin, no, kapag gumamit ka ng noni, kung ano yung naiisip mo, hindi yun yung nangyari. Okay po, ibig sabihin, salungat po sa iniisip mo yung nangyari kapag gumamit ka ng noni. Ibig sabihin po na hindi ka na-satisfied. Yun po yan. Okay po, yan po yung gamit po ng noni. Okay, so para maintindihan po natin, tingnan po natin yung mga example po natin. So meron tayong kusuryo no mimashita. Okay, so noni. Okay po, so netsuga sagarimasen. Okay, kusuryo no mimashita, tapos noni. Then meron tayong netsuga sagarimasen. So ngayon, sabi po dyan, nomimashita, plain form lang yung kailangan. So nakamashita po tayo, ang plain form po niyan ay ta form. So nomimashita, yan po is magiging nonda. So kusuryo nonda no ni netsuga sagarimasen. Kusuryo nonda no ni netsuga sagarimasen. So ngayon, meron na tayong nonda no ni. Okay? So ang ibig sabihin po nito, uminom na po siya ng gamot. No? So ngayon, 'di ba, kapag uminom tayo ng gamot, iniisip natin na bababa or gagaling na tayo. So dito naman is may kinalaman sa lagnat. So ibig sabihin po is bababa na yung lagnat natin. Okay po tayo. So ngayon, kapag po 'yan ay iniisip mo na bababa, pero okay, hindi siya bumababa, diyan na po papasok si noni. Okay po. So kusuryo non danoni. Yan, ibig sabihin po nun, dissatisfaction po yan. Ibig sabihin, iba po yung nangyari sa iniisip mo. No? Kusuryo nonda no ni netsuga sagarimasen. Yan, okay. So, ang magiging meaning po nito ay, kahit uminom ng gamot, hindi bumaba ang lagnat. Okay? Kahit uminom na ng gamot, hindi bumababa ang lagnat. Yan po siya. Okay, so ulitin ko po, no, kapag gumamit ka ng noni, ibig sabihin po, iba po yung nangyari sa iniisip mo. Okay, ibig sabihin po, kontra po yung nangyari doon sa iniisip mo po. Okay, next po natin is, kariwa nihon e ittakoto ga arimasen. Okay, so kariwa nihon e ittakoto ga arimasen. So ibig sabihin yan is, hindi pa nakakapunta sa Japan. Okay. Nas meron tayong pangalawang sentence na Nihongo ga Jouzu desu. Okay? So ngayon, bakit tayo gagamit ng noni dito? Kasi, 'di ba, once na hindi ka pa nakakapunta ng Japan, iniisip mo na hindi siya magaling sa Nihongo. Okay po tayo doon. So ngayon, ibig sabihin, yung iniisip mo na naman isalungat po sa katotohanan or sa nangyari po. Okay po tayo. So, meron tayong arimasen. So sabi diyan plain form. So arimasen po siya po is nai, no? So karewa nihon e ittakoto ga nai noni nihongo ga jouzu desu. Okay? Karewa nihon e ittakoto ga nai noni nihongo ga jouzu desu. Okay? So ngayon, ang magiging meaning po nito is kahit na hindi pa siya nakakapunta ng Japan, magaling siya sa nihongo. Yan, no? Kahit na hindi pa siya nakakapunta ng Japan, magaling siya sa Nihongo. Okay, so syempre, ini-expect natin na hindi siya marunong ng Nihongo, pero sabi nga dito, no, kung ano yung ini-expect mo, hindi nangyayari, dyan ka gagamit ng noni. Okay, so next natin. So, maibang hayaku nette imasu. Ngayon, noni. So, ibig sabihin, every night, maagang natutulog. Ngayon, yung second sentence ninyo is itsumunimuide. Siyempre, no, kung iisipin natin, no, kapag maaga ka natutulog, hindi ka naaantokin. Kaya lang nga, sa sitwasyon nito, yung second sentence mo, which is si itsumunimui, ay contradict po
sa dapat talaga na mangyari. So ngayon po, pwede tayong gumamit ng noni po dito. So net teimas po, siya po is magiging net teiru. Okay, so maibang hayaku net teiru noni itsumo nemui des. Maibang hayaku net teiru noni itsumo nemui des. Yan po siya. Okay? So, ibig sabihin po ng sentence natin ay kahit na, no? Kahit na maagang natutulog gabi-gabi, palaging inaantok. Okay po? Kahit na maagang natutulog gabi-gabi, palagi pa din pong inaantok. Okay po tayo doon. So, ibig sabihin, syempre, no, yung in-expect natin, no, iba po sa nangyayari. Okay po, yun po yan. Nagkakaroon po tayo ng feelings po na hindi tayo nasasatisfied. Yun po siya. Okay? Next natin. Chizo o motte ikimashita. Okay? So, chizo o motte ikimashita, ibig sabihin, nagdala ka ng mapa. Okay? Yung second sentence mo is michi ni mayotte shimaimashita. Pero di ba isipin natin na kapag tayo is nagdala ng mapa, hindi tayo maliligaw. Kaya lang, yung second sentence dito is naligaw pa din siya. Okay po? So, ibig sabihin nito, iba po siya sa dapat na mangyayari, sa ini-expect natin na mangyayari. Kaya gumagamit tayo ng noni. Okay? So, ibig sabihin, kung ano yung naiisip mo na mangyayari, tapos hindi po nangyayari, yun, ang nangyayari po is yung unexpected po. Okay, na mga situation, so dyan tayo gagamit or dyan papasok si noni. Okay, so motte ikimashita, sabi nga dyan, plain form siya po is motteita. So chizo o motteita noni, michi ni mayotte shimaimashita. Chizo o motteita noni, michi ni mayotte shimaimashita. Okay, so meron tayong motteita noni, meaning po nito is kahit na nagdala ng mapa, naligaw pa din ng daan. Okay? So, kahit na nagdala ng mapa, naligaw pa din ng daan. Okay? So, ibig sabihin nito, yung ine-expect mo, may mapa na siya, hindi na siya maliligaw. Pero dito po, sabi nga po dyan, no, nandyan na yung feelings mo na unexpected po. Okay po? So, kahit na nagdala ng mapa, ay, naligaw pa din. Yun po yun mangyayari dyan. Okay? So, dyan po papasok po yung paggamit po ninyo ng noni. Okay, ibig sabihin po, yung ini-expect mo po ay hindi po nangyari. Okay? So, next example pa po natin. Issue can may oboy mashita. Kaiwa no testo no toki wasurete shimaimashita. No? So, issue can may oboy mashita, ibig sabihin, sinaulo mo talaga ng sa abot ng makakaya mo. Okay? Kaiwa testo no toki wasurete shimaimashita. Nung exam, nakalimutan. So, ibig sabihin, syempre, no, nung ginawa mo na yung best mo, in-expect mo na okay na makakapasa ka, walang mangyayaring palya. Pero ang nangyari naman dito, yung second sentence mo is iba na naman sa in-expect mo. Okay, so, kaiwa testo no toki wasurete shimaimashita, meaning po ng sentence natin, so, oboita, no, kailangan natin, no, oboimashita, syempre, ta form po tayo, so, oboita. So, ngayon, meaning ng sentence natin ay, kahit na nagsaulong mabuti, nakalimutan pa din sa oras ng exam. Or noong exam, nakalimutan pa din. Okay? So, kahit na nagsaulo ng mabuti, syempre, na-expect natin na, uy, nagsaulo na ako mabuti. Ginawa ko na yung best ko. Hindi ko na, may papasa ko na to, kaya ko nang gawin to. So, ngayon, ang nangyari, yun, nakalimutan mo po mo. Okay po? So, yan po yung dissatisfaction na sinasabi po natin. No? In-expect natin is, okay na, yan na hindi po naging maayos, so yan, no, unexpected situation. Diyan po papasok si noni. Okay? Okay, next naman po natin ay para po sa i-adjective. So, pag i-adjective, plain form na adjective. Plain form din siya, kaya lang yung des, magalagay tayo ng na. So, noun naman is plain form din po siya. Then, magalagay lang din tayo ng na, tapos noni. Ibig sabihin is even though pa din, although or kahit na. Yun pong ibig sabihin yan. Okay? So, ngayon, tingnan natin yung mga example natin para sa adjective and noun. So, meron tayong karada no choshi ga warui des. Ibig sabihin po nito is masama ang kondisyon ng katawan. No? Karada no choshi ga warui des. Masama ang kondisyon ng katawan. Then, osaki o non de imas. So, osaki o non de imas, ibig sabihin, uminom ng alak. Okay po? So, ibig sabihin dito, so, karada no choshi ga warui des. So, iniisip natin, dahil masama nga yung
kondisyon ng katawan niya or masama yung kalusugan niya, hindi na siya gagawa ng kung anong bisyo. Okay? So dito po papasok yung parang hindi ka na satisfied sa nangyayari or yung in-expect mo na gagawin niya is hindi niya ginagawa. So dyan din papasok yung unexpected na situation. Okay? So waruy des, then noni i-adjective, so yan po is magiging waruy noni. Okay? So karada no choshiga waruy noni osaki o non deimas. Karada no choshiga waruy noni osaki o non deimas. So waruy noni, meaning po nito is kahit na masama ang pakiramdam, umiinom pa din ng alak, no? So kahit na masama ang pakiramdam, umiinom pa din ng alak. So ibig sabihin, masama na yung pakiramdam niya, inexpect natin na hindi na siya iinom na or hindi na siya magbibisyo, pero ginagawa pa din po niya. Diyan tayo papasok, no? Na dissatisfied po tayo sa ginagawa niya. Okay tayo? Next naman po nating example ay yasumi des noni hataraka na kireba narimasen. So yasumi des noni hataraka na kireba narimasen. Okay? So syempre yasumi des ibig sabihin rest day or holiday. So hataraka na kireba narimasen, yung second sentence natin is hindi siya yung ine-expect natin na mangyayari. Siyempre, kapag yasumi or rest day or holiday, siyempre dapat magpapahinga tayo. Kaya lang nga dito, yung nangyari ay iba po. Ibig sabihin na dissatisfied po tayo or yung ine-expect natin is hindi yun yung gagawin natin. So, kaya po papasok ulit si Noni. So, yan po. Yasumi des. So, na siya po ay noun. Des, sabi diyan, magalagay ng na. So, yan po is yasumi na noni hataraka na kireba narimasen. So, yasumi na noni hataraka na kireba narimasen. Ibig sabihin po nito, kahit na holiday, kailangan pa ding magtrabaho. So, kahit na holiday, kailangan pa ding magtrabaho. Okay, so yan po siya nun noni. Next po natin is, kono restaurant wa yume des. Then, oi shikunai des. So, meron tayong na-adjective na yume. So, kono restaurant wa yume des noni oi shikunai des. So, yume des na-adjective, magalagay ng na. So, yan po ay yume na. So, kono restaurant wa yume na noni oi shikunai des. So, kono restaurant wa yume na noni. Siyempre, kapag famous, iniisip natin ay siguro masarap doon. Kaya lang nga po, hindi po tayo na-satisfied sa nangyari po. No? Dissatisfaction po tayo. Nangyari is, hindi masarap. So, ngayon po, ang meaning po nito ay, kahit nasikat ang restaurant na ito, hindi pa din masarap or hindi masarap. Okay? Kahit nasikat ang restaurant na to, hindi pa din masarap or hindi masarap yung pagkain. Yun pong ibig sabihin yan. Okay? So, syempre, kapag sikat, in-expect natin na masarap siya. So, dyan po papasok yung na dissatisfied po tayo. Okay? Next naman po natin ay sono kuruma wa son na ni yasukunai des. So, ibig sabihin, ang sasakyan na iyan ay hindi gaanong mura. Okay? So, ibig sabihin, mahal ang ibig sabihin yan. Okay? So, nakalagay naman is ninki ga arima. So, syempre, kapag hindi mura yung sasakyan, in-expect natin na hindi mabibenta yan kasi mahal eh. Okay? Kaya nga lang, kabaliktaran yung nangyayari. Na andyan po yung ninki ga arimas. Yan, no? Ninki ga arimas. Okay, so ang magiging meaning nito or yasukunai des, sabi dyan, plain form, tatanggalin lang natin si des kasi i-adjective to. So yan po is yasukunai. So, kono kurumawa son na ni yasukunai no ni ninki ga arimas. So, no kurumawa son na ni yasukunai no ni ninki ga arimas. Okay, so meaning po ng sentence natin ay, kahit na hindi ganong kamura ang sasakyan na iyon, popular or sikat pa din, no? Kahit na hindi ganong kamura ang sasakyan na iyon, popular. Okay po, so ibig sabihin, kahit na hindi ganong kamura, in-expect mo na hindi siya magiging sikat or hindi siya magiging popular, kaya lang nga dito is naging popular pa po siya. Okay po tayo doon. So yan po yun, naisukunay, noni. Next pa po natin example. So meron tayong yakusoko wa junichi des noni. Kanojo wa mada kimasen. So, ibig sabihin po nito, ang kanilang appointment or ang kanilang promise sa isa't isa ay 12. Ngayon, meron tayo dito, kanojo ga mada kimasen. Hindi pa din siya dumadating. So, ibig sabihin, kung 12, tapos 12 na din, dapat nandito na siya or mas maaga pa sa 12. Kaya lang nga, wala pa din siya. Okay po. So, ngayon, dyan papasok si noni. So, junichi des is a noun. So, yan po is magiging junichi na noni. Yakusoko wa junichi na noni kanojo ga madakimasen.
Kaya kusoku wa juniji na no ni kanojo ga madakimasen. Okay? So yan po is kahit na ang usapan ay 12, hindi pa din siya dumadating. Kahit na ang usapan ay 12, hindi pa din siya dumadating. So in-expect mo na na 12 yung usapan, syempre dapat nandito na siya or dumadating na siya. Okay po, so ibig sabihin, dyan na naman papasok yung feelings natin na hindi na naman or na dissatisfied na naman po tayo sa sitwasyon po. Or yung mga dapat in-expect natin na mangyayari is hindi po nangyayari. Okay po ba tayo doon? So, yan po yung sanoni. Okay, kaya lang nga, sa noni po, tatandaan nyo minasang, hindi lang siya laging-palaging nasa gitna. No? So, ang noni po is meron din siyang mga sitwasyon na ginagamit siya sa dulo. Pwede din po siya kahit bitin yung sentence. No? Halimbawa, ganito. Sabi ni A, curio waya suides ne. Curio waya suides ne. Sabi niya, ang ibig sabihin nito is, ang baba ng sahod, no? Okay, sabi ni B, eh, so des ne, shigoto wa isugashi no ni. Yan po yan, no? Eh, so desu ne, shigoto wa isugashi no ni. Okay? So, ibig sabihin po niyan, no? Bitin siya, no? Nasa no ni lang. Diba? Sanay tayo ng shigoto wa isugashi no ni, kyuryo wa yasui desu. Okay? So, meron tayo nung una mga dalawang sentences na pinagsasama. Pero ito pong no ni, pwede rin po siya sa dulo. Okay po, para siyang nagiging reason, pero hindi po. Ibig sabihin po, parang sinasabi mo lang na dissatisfied ka. Okay po, nandun yung feelings mo na dissatisfied ka sa nangyayari. So, ibig sabihin, sabi mo, eh, so des ne, shigoto wa isugashi no ni. Ibig sabihin, iniisip mo na dahil nga busy nga, ibig sabihin, dapat malaki yung sahod. Kaya nga lang, nangyari yung in-expect mo is hindi nangyari, so kaya gumamit siya ng noni. Pwede rin po yung ganyan. Okay po, halimbawa, no, kumakain siya ng ice cream, samoy noni. Ibig sabihin, kumakain siya ng ice cream kahit na malamig. So, doon papasok yung samoy noni. Doon po papasok yun. Okay, so ibig sabihin na to, oo nga, kahit na busy sa trabaho, ganun po yung ano niyan, yung intonation po niyan. No? Isugashi noni. Yun po yan. Okay? Next natin is sabi ni A. Shigoto ni ikimasu ka? Pupunta ka ba sa trabaho? Sabi ni B. Oshogatsu na nani. Okay? Oshogatsu na nani. Sabi niya, pupunta ka ba sa trabaho? Oo. So, shogatsu is New Year. So, yan, no? Ibig sabihin po na andyan na yung feelings niya na hindi siya masaya, no? Na parang iba yung pakiramdam niya. Kasi nga, dapat yung in-expect niya, syempre, New Year, in-expect niya na walang trabaho. Pero sabi niya, oshogatsu na no ni. So, ibig sabihin niya is, oo, kahit na New Year, yan po papasok yan. No? Kapag po yan ay no ni, ulitin ko po, naandyan po yung feelings po ninyo na dissatisfied po kayo. Okay, naandyan po yung parang hindi maganda yung pakiramdam nyo kasi nga yung ini-expect ninyo ay hindi nangyayari. Okay? Next natin, nomimono wa tarinai? Okay? Ibig sabihin, hindi ba kasi yung inumin? Kulang ang inumin? Sasabi ni B, taksang katta no ni. Okay? Sabi niya po, taksang katta no ni. Sabi ni B, kahit madami nang binili. Okay po, so doon po papasok yan. Okay, ibig sabihin, syempre, kapag madami siyang binili, ina-expect niya na, hindi na ito magkukulang. Kaya lang, tinanong ni letter A na, kulang yung inumin. So, dyan papasok yung, taksang katanoni. Yan, ganyan po yung ginagamit, ha. Hindi yung, taksang katanoni. Hindi po ganun yan, ha. So, dapat nga, yung parang, naanda na yung feelings mo, ipaparamdam mo na mismo yung feelings mo na dissatisfied ka. Or, naging kakaiba yung feelings mo kasi nga yung nangyari is hindi mo ini-expect, no? Taksang kata no ni. Yan po papasok yun. Okay, so pwede rin siya sa dulo, no? Ganyan, hindi mo na siya bubuuin yung sentence mo. Pwede po yan. Okay? So yan po yung sanoni. Ibig sabihin po is kahit na sabi nga dyan, express dissatisfaction. Ibig sabihin po, hindi ka na satisfied sa nangyayari or sa ginagawa sa sentence 2. So kapag naman po or kaya naman nakalagay yan is unexpected situation, ibig sabihin yung ini-expect mo na mangyayari or ginagawa is hindi ginagawa. Ibig sabihin unexpected po. Okay? So yan po yung sanoni po natin. Okay? So next naman po natin is noni versus ga and
temo. No? So, noni is kahit na, ga is, pero temo is kahit na. No? Yan, noni and temo yung malapit sa isa't isa. Okay, so tingnan natin yung mga pagkakaiba nila. No? So, ga, ibig sabihin po niyan is fact. Ibig sabihin, sinasabi mo lang kung ano yung totoo. Okay, sinasabi mo lang kung ano yung totoo. Kapag temo naman, no, ginagamit siya ng possibility or hypothetical situation. Ibig sabihin po, kapag sinabing possibility or hypothetical situation, ibig sabihin, hindi po siya totoong nangyayari. Ibig sabihin, nag-iisip ka lang kung ano yung mangyayari. Okay, kaya nga po, hypothetical. Ibig sabihin, hindi siya totoong nangyayari, iniisip mo lang. No? Kapag naman yan ay noni, ibig sabihin, katotohanan yan. Ibig sabihin, totoong nangyayari siya. Okay? Kaya lang nga, contrary yung result. Ibig sabihin, totoo siya, pero yung result mo is iba sa ini-expect mo. Yan, no? Unsatisfied feelings. Ibig sabihin, hindi ka na-satisfy. Okay, tingnan natin yung mga example sentences natin. Ichijikang machimashita ga kanojo wa kimasen deshita. So, ibig sabihin, ga, fact lang yan. Ibig sabihin, sinasabi mo lang kung ano yung nangyari. So, ichijikang machimashita ga kanojo wa kimasen deshita. Meaning po nito is nagantay ako ng isang oras, pero hindi siya dumating. Okay, ibig sabihin, sinasabi mo lang na, ay, nagantay ako ng isang oras, pero hindi siya dumating. Sinasabi mo lang na nagantay ka at hindi siya dumating. Okay? So, kapag naman po, temo. So, ichijikang matemo kanojo wa kimasen deshita. Ichijikang matemo kanojo wa kimasen deshita. So, ibig sabihin din po nito is, kahit na nagantay ng isang oras, hindi siya dumating. Ibig sabihin, sinasabi mo lang din dito na, kahit na nagantay ako ng isang oras, hindi siya dumating. Walang involved na feelings dyan. Okay, sinasabi mo lang, ay, nagantay po ako, kahit na nagantay po ako ng isang oras, hindi po siya dumating. Ganun lang siya, sinasabi mo lang siya. Okay, pero tingnan nyo yung susunod. So, ichijikang matano ni kanojo wa kimasen deshita. Ichijikang matano ni kanojo wa kimasen deshita. So, ngayon, meron tayong matano ni. Okay, so matano ni, ibig sabihin yan is the same lang ng mate mo, no? Kahit na nagantay ng isang oras, hindi siya dumating. Ang kaibahan lang po nito is nandito po yung feelings natin na unsatisfied po tayo. Okay, ibig sabihin po, naglagay tayo ng kahit na nagantay ng isang oras, hindi siya dumating. Ibig sabihin po, dyan na po sinasabi natin yung feelings natin na parang hindi tayo masaya. Kasi nga, yung nangyari is hindi po tama sa ini-expect natin. Okay, ichijikang matano ni kanojo wa kimasen deshita. So kapag entemo, walang feelings na involved. Pero pag naman po naandyan yung noni, naandyan na po yung feelings natin na parang hindi tayo na-satisfy sa nangyari. No? Yan po yung kaibahan ng noni sa ga-entemo. Kapag ga-entemo, sinasabi mo lang yung totoo. Kapag naman noni, totoo siya, pero may involved na po na feelings dyan. Sinasabi mo na, eh, nagantay na nga ako ng isang oras sa'yo, ng isang oras, pero hindi ka pa din dumating. No, so, ganun po yan, no, matanoni. Sabihin, kahit na inaantay mong mag-break yung jowa mo, tapos eh, hindi naman sila nag-break, nagpakasal pa sila. So, yan, no, pwede kang gumamit ng noni. Na andyan yung feelings mo na parang iba sa ini-expect. Uy, nag-away sila. Ay, hintayin ko na lang mag-break. In-expect mo na mag-break sila, pero hindi sila nag-break. So, yan po, matanoni. Pwede po yan ganyan. Okay, so para mas maintindihan po ninyo. Okay? So, next po natin, ganyan pa din po. Tingnan natin po, ha? So, meron tayong botan o oshimashita ga eyakon ga tsukimasen. So, ibig sabihin po nito ay pinindot ko ang button pero hindi nagbubukas ang aircon. Okay, ibig sabihin, pinindot niya, sinasabi lang niya na, oy, pinindot ko pero hindi nagbubukas. Sinasabi lang niya na ginagawa niya yung first sentence niya pero hindi nangyayari yung second sentence. Sinasabi lang niya, walang involved na kahit ano, sinasabi lang niya yung totoo. Okay? Next naman natin is botan no oshitemo eyakon ga tsukimasen. So ibig sabihin, sinasabi lang din niya dito na kahit na pindutin niya yung button, hindi nagbubukas yung aircon. Okay, sinasabi lang eh pinipindut kahit na pinindut ko ayaw magbukas, ganun siya. Pero tingnan natin 'to no. Botan no oshitano ni eyakon ga tsukimasen. Botan no oshitano ni eyakon ga tsukimasen. Okay? So ibig sabihin naman po nito ay kahit na pinindot ang button, hindi nagbubukas ang aircon. So, same lang sila ng temo. Ibig sabihin lang nito, sa kapag sa noni siya, naandyan po yung nag-i-expect ka. Okay? Nag-i-expect ka na
kapag pinindot mo yung button or pag pinindot mo yung button na magbubukas yung aircon. Kaya lang nga, syempre, binubuksan mo na, nandiyan na yung feelings na, eh, ba't kahit na pinipindot ko, hindi siya nagbubukas? So, ibig sabihin nga po, unsatisfied feeling. Hindi ka na-satisfy sa first sentence mo na nangyayari yung second sentence mo. No? Na kahit nagawin mo yung first sentence mo, ba't hindi pa din nangyayari yung ini-expect ko? So, dyan po papasok yung noni. Ulitin ko, no? Kapag gumamit ka ng noni, compare mo sa temo and ga, ang noni po ay may involved po na feelings. Ibig sabihin po, hindi ka nasatisfy sa nangyayari. Kapag naman temo, sinasabi mo lang kung ano yung nangyayari. Okay po tayo, yun yung kaibahan. Kapag may involved na feelings, noni ang gagamitin. Pero kapag wala, sa temo lang po tayo. Okay? So next example natin is ashta amega fut temo sa kaoshimas. Okay? So ashta, ngayon bukas pa po kasi ito. Ibig sabihin nito ay bukas pa siya mangyayari. Okay? So meaning nito ay kahit na umulan bukas magsasucker. Okay? Ngayon, tingnan natin to. Ashta amiga furuno ni sa kaoshimasu. So, ang magiging meaning yan is kahit na umulan bukas magsasucker. Kaya lang, dito po yung first sentence ay tama at yung second sentence ay mali. Sensei, bakit po? So, ulitin ko, no? Kapag po yan is hypothetical situation, ibig sabihin mga sitwasyon na hindi pa nangyayari. Okay po, hypothetical, ibig sabihin ginagamit siya sa mga possible pa lang na mangyari sa hinaharap. Kaya nga, ashta po yan eh. Okay? So, ibig sabihin, ashta, amega futte mo, ibig sabihin, pang future pa siya sa kaoshimas, so hindi siya pwede sa noni. Kasi nga, kapag sa noni, ito po is yung present na nangyayari. Kaya nga po, unsatisfied eh. No, unsatisfied siya. Siyempre, kapag present pa, parang walang feelings doon. Kasi nga po, hindi pa naman nangyayari, hindi pa natin alam kung ang ina-expect mo ba ay magsasucker siya o hindi. So, hindi pa po siya pwede doon. Okay, ulitin ko, no, kapag yan sa mga future po, mas ginagamit si Temo compare sa noni. Okay, ang noni naman po is more on ngayon, no, presently, kasi nga po diyan papasok yung si unsatisfied feelings. Okay po tayo doon. Okay, pwede nyo ding sabihin diyan na eh, kahit na minahal ko siya, iniwan niya ako. Siyempre, no, diyan papasok yung kahit na sabihin mong ano, kareshi o kareshi o ashita no ni wakarimashita. Ibig sabihin, kahit na minhal ko yung boyfriend ko, naghiwalay kami. So, ibig sabihin, nandyan yung in-expect mo na minhal mo na siya ng todo, hindi ka hihiwalay, hindi kayo maghihiwalay. So, dyan po papasok yun, no? Unsatisfied. Pwede po yun, no? Kahit na ginawa mo yung first sentence or kahit na nangyari yung first sentence, iba po yung nangyayari. Ulitin ko, no? Kapag noni, naandyan po yung unsatisfied feelings. Or ibig sabihin po nito, yung ini-expect po sa second sentence ay hindi nangyayari. O, iba po yung nangyayari sa ini-expect po ninyo. Okay? Yan po yung sa noni. Okay? So, sana po naintindihan po ninyo yung kaibahan po ng noni sa ga and temo. Ulitin ko, no, sa noni, unsatisfied feelings. Hindi ka na-satisfy. Okay, kahit na ginawa mo, kahit na nangyayari, kahit na mainit, kunwari, atsui no ni owagi o kite imas. Ibig sabihin, kahit na mainit, nagja-jacket siya. So, dyan papasok yun. No? Ina-expect mo na mainit na, hindi na siya magja-jacket. Pero nagja-jacket pa din po siya. So, dun po yun, no? Unsatisfied or contrary result. Ina-expect mo na dapat, kapag mainit, walang naka-jacket, pero naka-jacket siya, dyan papasok si noni. Okay po ba tayo doon, no? So halimbawa sabihin mo po na ishoken mei benkyo shita no ni shippai shimashita. Ibig sabihin kahit na nag-aral ako mabuti, bumagsak pa din ako. So syempre, no, naandiyan yung feelings mo na hindi ka satisfy or syempre iba sa iniisip mo, kontra po sa iniisip mo. Kasi nga syempre nag-aral ka, iniisip mo na papasa ka. Pero dito naman po is kapag naman gusto mo sabihin lang na ishoken may benkyo shita mo shippai shimasu, ibig sabihin, no, kahit na mag-aral ako, hindi naman ako babagsak ako. Ibig sabihin, pang future siya, hypothetical siya na hindi pa naman nangyayari, iniisip mo agad na kahit nagawin mo yung first sentence mo, mangyayari is babagsak ka. Diyan papasok si Temo.
Okay po tayo. So, sana po naintindihan nyo po si Noni, si Ga, and si Temo. Yun lang po, minasang. Maraming salamat po. What's kare sama des? Hi, to nani ka shitsumon ga? Tara, komento no ho ni kaite kudasai. Sore ka, watashi no FB ni message yo okutte kudasai. Ja, minasang, what's kare sama des? Arigato gozaimasu.